Basketball lovers, good day para sa inyong PBA Commissioner's Cup quarterfinal update. Sa first game nga sa inyong Friday doubleheader, naglaro ang Bay Area Dragons kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. Number 1 spot kontra sa number 8 seed. At sa score na 126-96 ay tinambakan ang Rain or Shine Elasto Painters sa pangunguna ng kanilang import or kanilang local na si Hayden Blankley na kumana ng 47 big points, 10 big rebounds at 1 assist. Dahil nga sa panalong yun ng Bay Area Dragons ay naghihintay na sila para sa kanilang semi-final matchup kung sino ang mananalo kontra sa Converge at ang SMV, at inaasahan nga ng head coach ng Bay Area Dragons na makakatapat nila ang SMV dahil ang SMV daw ngayon nang iba na. At sa pagdating nga ni Terrence Romeo at Junmar Fajardo, mukhang ito ang bakbakan umaatikabo na dapat abangan sa semifinals ayon mismo sa Bay Area Dragons coach. Kaya paghahandaan daw nila ang nasabing matchup nila kontra sa SMB kung sakaling ang SMB man ang mananalo at ilalampaso ang Converge. Sa second game, naglaro ang Magnolia Pambansa Manok kontra sa Phoenix Fuel Masters. Ang Magnolia is number 2 seed, samantala ang Phoenix Fuel Masters nasa 7 seed. Ang Magnolia meron twice to beat advantage pero hindi na kailangan ng twice to beat advantage dahil nga sa score na 102-95 nanalo nga ang Magnolia Pambansa Manok Templado sa pangunguna ng kanilang import na si Nick Rakusevic na kumana ng 18 big points, 13 big rebounds at 5 block shots. Ang kanilang head coach na si Coach Cheto Victolero ay hindi nakapag-coach dahil nga nag-positive ito sa health and safety protocol, including na rin ang dalawang guard ng Phoenix Fuel Masters na si RG Azul at RR Garcia, positive din sa health and safety protocols. Kaya naman sa halip na si Coach Chito ang magtitimon sa Magnolia ay nagtimon dito ay si Jason Weave, at inaasahan nga sana na magbabakbakan umaatikabo ang Phoenix at ang Magnolia. Nakita naman po natin na kung saan very physical ang game at paglalaro ng Phoenix at ng Magnolia. Kaya naman asahan natin sa susunod na semifinals ang Magnolia kontra sa Barangay Ginebra or ang Barangay Ginebra kontra sa Magnolia. Samantala, isang mabigat na balita na ilabas ng Spin article. At ito nga ang may sulat ay si Mr. Homer Sison. Ayon mismo kay Mr. Homer Sison, mukhang isang malaking rigondon sa MVP team ang mangyayari. Opo, isang rigondon. Ang ibig sabihin po, isang balasahang ng mga coaches ang mangyayari. At hindi lang coaches, including daw mga player. Ang ibig sabihin, si Coach Atreyes ng Tropang Giga ay posibleng tanggalin na bilang head coach ng Tropang Giga. Sa halip ay magpapalit na ang Tropang Giga ng head coach. Si Coach Atreyes ilang taon lang nakapasok sa Tropang Giga at sa pagpasok nga nito sa Tropang Giga nakakuha agad ng kampyonato sa Philippine Cup. Mukhang kinakailangan na talaga ni Coach Atreyes na pokusan or mag-focus para sa FIBA World Cup qualifier or sa FIBA World Cup sa susunod na taon. At posible nga magiging kapalit ni Coach Chatreyes ang dating assistant at naging head coach ng Tropang Giga na si Coach Norman Black. Opo, ang ayun niya yan mismo sa article na inilabas ni Coach Chatreyes. At posible kung sakaling ang mapunta na si Coach Norman Black para sa Tropang Giga, automatiko ay i-take over na ni Luigi Trillo ang coaching head ng Meralco Bolts. Dahil nga matagal na ang ugong-ugong na posibleng si Coach Luigi Trillo na ang magdadala at magtitimon para sa Meralco Bolts. Alam natin, ang MVP team ngayon hindi maganda ang ipinapakita sa Commissioner's Cup. Tatlong team sa MVP group ang hindi nakapasok sa quarterfinals. Kaya naman isang rigondon nga na kinakailangan na gawin ng may-ari na si MVP. At hangad ng Meralco dahil nga kung sakaling matutuloy ang nasabing
Rigondon ay posible baka makapasok muli sila sa final sa pangunguna na ni Luigi Trillo. Ganon din ang Tropang Giga. Sa pagbalik ni Coach Norman Black sa Tropang Giga ay tiyak malaking bagay ito para nga magbago muli ang lineup ng Tropang Giga, at asahan ilang mga players na mga key players ng Tropang Giga at Meralco Bolts ang magpapalitan, gagamitin ang kanilang farm team na Blackwater, at anytime matutuloy ang nasabing transaction at Rigondon. At bago nga natin tapusin ang ating kwentuhan, mag-shout out muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Ma'am Danica Soriano, Joel Abordo, Reynaldo Rosario, Alex Prado, Adrian Dulay, Kagawad Katsa Pinudupusin ng Hagunay Bulacan, Kindus Lucanias, Domingo Ubuob, Tony Enriquez, Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, at si Mr. Joshua Giray sa Giray Family, Espejo Family, Rosales Family ng Tondo, Manila, Anthony Lakialon. Maraming maraming salamat po. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakipalo po para updated kayo palagi sa lahat ng sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.